You're still watching Anong Ganap? She was born to be a star. Nagmula sa angka ng mga dekalibreng artista, unti-unti naman niyang napatunayan on her own ang kanyang galing bilang isang tunay na aktres. And she's definitely got the grit and glamour of a true blue showbiz royalty. Andy Eganman, Anong Ganap? Apo siya ng Elvis Presley ng Pilipinas na si Eddie Meza at magaling na character actress na si Rosemary Hill. Kabilang sa kanya mga sikat na kapamilya sina Sherry Hill, Michael De Meza, Gabby Eigenman, Sid Lucero at marami pang iba. She is the daughter of the great actors Jacqueline Jose and the late Mark Hill. Kaya naman nasa dugo na talaga ni Andy ang pag-artista bago pa man siya ay silang. With me now is the very stunning and fierce actress, Miss Andy Eganman. Welcome to Anong Ganap, Andy. Thank you. So now, ang opening salvo ng Viva for 2015, ang movie mo na Tragic Theater. What is it about? Well, Tragic Theater is a movie adaptation of a novel by Gilbert Cornell tungkol to sa isang film center na nung 1980s na nagkaroon ng aksidente at maraming, dahil dito sa aksidenteng to, maraming mga namatay. The story is basically about us, a group of people, a group of questers going back to the abandoned film center. How is it working with John Estrada and Christopher De Leon? Well, si Kuya John kasi unang show ko pa lang, nakatrabaho ko na siya. So, araming best na namin nagkaroon ng chance mag-bond. So, parang technically, parang medyo close na rin kami. Kaya, hindi na mahirap. Walang adjustment needed. Naglalaro-laro na lang kami sa set in between takes. And si Tito Boyet naman, he's a friend of my parents. And so, it's also not my first time to meet him. Other than them being who they are as people in real life, as actors, I really admire them a lot. Iba pa rin, kasi kahit pa paano, ma-intimidate ka kasi gusto mo, syempre, makasabayan mo sila. And how about the young actors in this movie naman? Sino yung mga baguhang kasama natin dito? Well, madaming questers actually. Puro mga ka-age ko. So, ang saya kasi ang dami namin magkakaedad rin kami. So, kapag ka rin hindi nagte-take, 'di ba? Mas masaya 'yun. So, yun yung mga questers, meaning kayo yung mga sila yung mga kasama namin ni Kuya John sa pagpasok sa film center. And now let's talk about the director naman. How is it working with director Ticoy Aguiluz? Well, of course, ang sarap ng pakiramdam na may mga na nakatrabaho ko isang director na siyempre, kilala na talaga siya for his work and he's been around for a while and talagang meron talaga siyang name for himself na napatunayan. And working with him, ramdam na ramdam ko talaga kung gaano siya ka-passionate sa work niya and kung gaano siya kahusay. Natakot ka ba kay Direk noong una? Or towards the end naman, okay na kayo actually, and comfortable na sa isa't isa? More of like nahiya. Kasi siyempre, di ba? Kilala ko na siya. Pero, natakot? Hindi, kasi ang bait niya. And then how did he explain to you your role and how did you, paano mo ginampanan yun dito sa pelikulang to? Ano ba yung role mo dito? Ako dito si Annie. I work with Department of Tourism and then it's my job to actually have the film center rehabilitated. And then, Kuya John, who is a priest, a person from my past, I decided to go back to him to ask for help. Okay. Kasi, siya yung nag-head ng grupo ng mga questor na pumupunta sa mga haunted or abandoned places para makipag-usap sa mga espiritu. We heard that there's something, nagkaroon ka ng accident, fake accident. Yes. So, hindi ka ba natakot? It's spirits-wise, yes. Hindi naman ako natakot. Kasi yung pinag-shootingan namin, hindi naman talaga siya abandoned. Okay. Although, ang galing talaga ng production designer namin. Sobrang mukhang abandoned siya talaga. But then, and also like, because of the company that you have, daming tao. And so, hindi naman. Pero yung sa aksidente, safety-wise, syempre nakakatakot siya talaga. Kasi yung mga ginagawa ko, medyo mahirap. Naka-harness ako. Okay. So, they had to lift me up about 10 to 15 feet off the ground. Okay. And then as they were raising me up, parang pumiglas yung tali. I felt. Ano nangyari? You got into talagang accident pala to. Nahulog ka ng 10 feet, hindi biro yun ha? So, wala bang sugat or nabale? Actually, yun, hindi ko kasi naalala kung ano yung nangyari. Parang di pa ako nalalaglag, nahimatay na ako. Ah, okay. Pero dahil nakatayo ako ng ganun nung nire-race ako, nung nalaglag ako, hindi ako gumalaw, diretso yung hulog ko. Okay. I got injured, I did, but then there were no serious
serious damages, okay, like internal. Mm-hmm. Wala naman. Luckily, inflammation, okay, lang, tsaka nagkaroon ng sprain. And then like, malaking-malaking bukol sa in my, okay, thigh. So mga pasa, not no major injury naman. That's good. So hindi ka naman natakot na ipagpatuloy yung pagsushoot ng movie or baka, you know, trauma na maulit yung aksidente? Hindi naman. Actually, I assumed na, of course, this is work. Yeah. I accepted it. This is a commitment. Yeah. Kahit na aksidente ako, hindi ibig sabihin hindi ko na itutuloy. Yeah. Ano yung dapat abangan talaga dito sa Tragic Theater? Actually, sa tingin ko, iba siya dahil sa among the other Filipino horror films. Because, for sure, bihira or rare case na pumili ng concept na nakakatakot na tungkol sa exorcism. Okay. So, like, it's, I think that it's a, one of the, parang konti pa lang talaga yung nagagawang pelikulang pang-Pilipino na nakakatakot na tungkol siya sa possession. Yes. So, and that's basically the main theme of the film.